Kaya magandang buhay po sa lahat mga kagre. Welcome back sa ating channel. Bakit nga ba masamang pagulangin ang kalabasa? Yun yung maigsing kwento na gusto kong ituro sa inyo ngayong araw na ito. Yan, tuloy na po tayo sa discussion. Ang kalabasa po ay masamang pagulangin. Bakit po? Ano po ba ang tunay na dahilan? Yun yung gusto kong ikwento sa inyo sa ating kwentuhan. Ang kalabasa po ito, surprise na, na naman tayo, meron tayo yung mamamatay na yun. Oh. Yun, yan. Oh. Hindi po talaga namin pinapagulang yan. Ay bakit naman magulang yung hawak mo, Kuya Eric? Eh kasi nga po ito ay matanda na, kaya magulang na. Kaya lang po kami nagugulangan ng kalabasa yung mamamatay na. Ito ay maglalapit na magpaalam yan. Oh. Mga tera-tera na lang yan. Oh. Surprise ito doon. Galing po ito doon sa taas. Inakyat ko na isang araw. Ito kailangan pang akyat yung dalawa yun. Oh. Hindi ko na lang napakita sa inyo yung pag-akyat. Yan po. May mga surprise pa tayo dito yung mamamatay na yun. Oh. Yan. Yan nakakatuwa sa aming kalabasa pagka ano, nagbibigay siya ng surprise. Magugulat ka na lang. Ang una pong dahilan talaga ay hindi natin patatagal ang kwentuhan natin. Nahahamper niya po yung ano production na marami yun. Oh. Ganda. Oh. Nadidelay niya yung pagbunga ng marami pang kasunod pag hindi mo pinipitas agad. Kaya po may video tayo na inihahandog natin sa church yung unang bunga para hindi po madelay yung pagbunga pa. Tumatanda po agad ang ating mga kalabasa kapag ito ay napipitas. Yun o, kita nyo yun o. Naakyat siya dun. Yan ang gustong gusto ng kalabasa. At hindi po hahaba. Yun ang dahilan. Ano? Hindi hahaba ang buhay ng ating kalabasa kapag hindi mo pinitas agad. Yung makikita nyo po sa palengke ng mga tuyo, mag-ingat po kayo kung kukuha kayo dun ng binhi sapagkat majority dun ay immature, hindi sagad ang gulang. O hindi mo siya pwedeng kuhanan ng binhi. Pero depende sa klase, kita mo naman eh. Kita mo dun sa ano. May mga palatandaan yan yung mga sapuwit. Yung mga galing na expert ay alam yung mga palatandaan talaga. Ito talagang magulang ito sa puno. O kita mo. Dito makikita mo rin sa puklo na layot. Yun po yun. Minsan ang sama ng lasa kapag hindi natuyo siya na ganito pero hindi fully mature. Kaya mas maganda po yung kita mo talagang green, yun talaga ang nabili mo. Yun po ang logic nun. Minsan naman meron ng may batik na kitong konti bago mo ibenta. Yun ay pag ilang linggo, yun po ay matutuyo na. Pwede na rin po yun. Ganun po yung pinakasagad ng pamimitas. Saka mo lang pipitasin ng matured na ganito kapag kayong alam mong mamamatay na. Alam mo naman sa bilang 5 pataas, yun yung fully mature na yung pwede nang palitan yung ating kalabasa. Ito kasing nasa taas natin. Nag-video tayo dito. Ay, hindi pa pala ako vlogger, no? Nakalabing lima. Sayang yung aking video na yun. Yung aking mga picture-picture na yun dito. Nakalabing lima tayo dito dahil yun ang gusto ng kalabasa. Pero sa ground, average lang po yan ng 5. Yun yung point na pwede mo nang pagulangin ang kalabasa ng sagad pag malapit na po siyang mamatay. Maraming salamat po. May natutunan po kayo sa kahit kunti lang yung ating kwentuhan. Ito po muli ang inyong ka-agri. Kwerte na pang samantalang papaalam. At nagpapaalala upang makamit ang totoong kaunlaran sa buhay, kailangan po natin na tamang kaalaman. Sa balik ko walang karanungan, baliwala po ang ating kasipagan. See you in my next kalabasa update. God bless you all. Mabuhay. God bless the Philippines.